magandang hapon po sa bawat isa. Salamat po at nandito kayo. Sumamba sa Panginoon. Sana po samahan niyo ako sa ating pagbubulay sa hapon. Tayo po ay aming Ama ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa inyong anak si Jesus. Yung binigay upang kami po ay yung kamulang kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan at buhay na wala. Sa hapon ito, O Lord God, samahan niyo po kami. Buksan niyo po ang aming mga isipan upang namin maunawaan ang katotohanan ng iyong mga salita. Tulungan niyo po sa pagpapahayag nito, Panginoon. Wala po akong kapangyarihan, wala po akong kapayanan. Ang lahat po ng kakayanan ay nanggagaling sa inyo. Kaya sa inyo po pinagkatiwala ang gagawin ko nito. Magsalita po kayo sa akin. On my behalf, O Lord, salamat po Diyos sa pang-aking sama at dalangin sa pangalan ng Jesus. Excuse me. Pasensya na po kayo dahil hanggang ngayon dito magaling ang aking medyo ang aking panalita. Medyo momo. Aywan ko lang. Medyo momo ang pating sa inyo. Pero mayroon po problema yung aking siguro. Baka may sinusitis ako, pero siguro wala naman. No? Baka dala lang ito ng panahon si Paul. So, pagpakamatin nyo na po. Ang bagay pong sante, no? Ay kailan lang, Biyernes, ay nanalanta sa ating bansa. At ang naapektuhan itong lugar ay ang Aurora Quezon at ang Balir, at Baler Quezon. Ito ang Baler Quezon ng naapektuhan. At October pa lang po, ay meron ng 19 na bagyo na pumasok sa ating PAR, Philippine Area of Responsibility. So, kung ang pangalan po ng mga bagyo ay nagsisimula sa letter A. No? So, yung pangalan pong Sante, yung letter S, ay ito po ay pang 19, no? 19 sa letters of the alphabet. Kaya meron na po tayo ng Christian na bagyo. At kakalungkot po, meron pang darating itong Tino. Tama po ba, Tino? Sa Tino. At sa Tino. Tino po ito. Kung ito po ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ang pangalan po ng bagyo ay Tino. No? So, tabing siyam, kung pumasok yung Tino, dalawang po, meron pa tayong dalawang buwan, October and November and December, possible na magkaroon pa ng bagyo, ay aabutin po na dalawang bagyo. Imagine, 22 typhoons. Now, ang ating pong bansa, Pilipinas, ay ito po ay susceptible sa bagyo no? Dahil sa ating pong location. Mula po sa Pacific Ocean, ang unang dinadaan ng kalupaan ng bagyo ay ang ating bansa. Kaya marami pong bagyo ang pumapasok sa ating bansa. Now, gusto kong malaman kung bakit po napakaraming bagyo ang dumadaan sa ating bansa. So, nagsika po akong alamin ito. At ayon po sa pag-asa, 19 tropical storms, no? Average, ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility every year. 19. So, sabi ko nga kanina, October pa lang, 19 na, may parating pang isa, at possible, November and December, magkaroon pa. So, 22. Napakarami, ano po. Ngunit, ang naglalandfall naman po ito is 6 to 9. So, ini-imagine ko lang, kung itong lahat ng 19 na bagyo ay naglangko lahat sa ating bansa, ano ba yan? Ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Siguro, ang Pilipinas ang pinakamahirap na bansa sa buong. Imagine, 19. Ngayon pa man,
Sa panahon po ng mga ganitong kalamidad, bagyo, pagbaha, ang ating pong pamahalaan ay nakahanda naman sa pagpulong sa mga biktima. Ang ating government, concerned government agencies, tulad po ng NDRMC, sila po ang kanilang tungkulin ay mag-rescue. Ang Red Cross, ang kanilang tungkulin ay about health and medication. At ang SWD, ito ay isang pamamahagi ng mga pagkain, clothing, distribution ng relief goods. Ngunit, ang lahat po ng ito, ang mga bagay na ito, rescue, health and medication, relief goods, ito po ay pansamantala pag-asa ng mga it's just give temporary hope of the victims. But the gospel gives eternal hope to the unholy sinners. So sa habang ito, ang ating pong pagbubulay ay may pagnayan sa pagpapahayag, pagpapahagi ng Ebanghelyo. Ang tema po, title is Encouragement to Share the Gospel. Tungkulin ng bawat Kristiyano na ipahayag, ibahagi ang mabuting balita ng Diyos. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa sulat po ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, kabanatang 4, mga talata. Una, hanggang ito. 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 7. Dahil dito, sa pagkakaroon namin ng ministeryo ito sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, kami ay pinanghihinaan ng loob. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Kundi, itinatakwil namin ang mga kahihiyang bagay na nakatago. Kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinakikilala namin ang aming sarili sa bawat budi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kahit ang aming ebanghelyo ay nakatalukbong pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa katotohanan ng Diyos sa mukha ni Jesus Kristo. Ngunit, taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nakukumbabaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Alam niyo po, sa papapalaganap ng Ebanghelyo, sa pagsulong ng Kristyanismo, hindi po masukat ang impluensya at karanasan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay naglakbay sa maraming lugar bilang misyonaryo, nagtatag ng mga iglesia, at aside from those accomplishments ng Apostle Paul, ay kanya rin sinulat yung 13 letters of the New Testament. Mula po sa Book of Romans, 1 and 2 Corinthians, hanggang po sa Book of Philemon. At ito pong 2 Corinthians, isinulat ito ni Apostol Pablo from Macedonia, around 55 to 56 AD, isang taon pagkatapos niya, sinulat ang 1 Corinthians. Ito pong liham na ito ni Apostol Pablo ay kakaiba sa ibang sulat niya. No? Ito pong liham na ito
is emotional, most emotional, personal, bold, and defensive. So inilarawan ito ang paghihirap as well as the intimate feelings and thoughts ng isang apostol na idinidepensa niya ang kanyang pagka-apostol, his apostleship and ministry sa iglesia na kanyang itinatago. At ganyan din, ipinapakita ng liham na ito na ang hindi pagkakaunawaan, misunderstanding, ang sumira sa kanyang relasyon sa mga tikatoy. Lalo po si Apostol Pablo sa bagay na ito. Ngunit, si Apostol Pablo po hindi pinaginaan ng loob sa mga bagay na ito. Nagpatuloy siya. No? Hindi siya nawala ng pag-asa. He did not give up. He persevered in spite na marami rito, marami siyang obstacles and hindrances. Hindi po nawala ng pag-asa si Apostol Pablo. So ang katotohanan, kung bakit matatag si Apostol Pablo sa bagay na ito, sa pagbabahagi o sa kanyang ministeryo ay sapagkat ito po ay biyaya na tinanggap niya sa pamamagitan ng kahapagan ng Diyos. Alam niyo po, dahil din naman, ang kahabagan ng Diyos na nararanasan natin, katulad ng naranasan ni Apostol Pablo, ang kahabagan nito ay sa pamamagitan ng anak ng Diyos, ang sa Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus lamang ang source ng ating personal na pag-alayan sa Diyos. So ito po nga, dito po sa ating passage, no, na binasa natin, nais ilarawan ni Apostol Pablo at bigyang diin ang tungkulin at tamang pangangasiwa ng mga tunay at tapat na likod ng Diyos sa pagpapahayag o pagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos. Now, ang tanong dito, paano natin ipapikilala, ipapahayag, o ipabahagi ng mabuting balita ng Diyos? It was entrusted to us to share the gospel to others. But the question is, how should we present the gospel to the lost? Naalala ko po one time, na-invite natin si Pastor Ismael, BCC, kung tayo sa Lumang Church, kung kanyang siya ang ating speaker sa afternoon na service, ang kanyang topic is tungkol po dito. Gospel, preaching of the gospel. At ang sagot niya, tugon niya sa katanungan ni President nila, sabi niya, sabihin niyo, o nga naman, paano mo magpapahayag, magpapakilala, magpapahagi ng Ebanghelyo kung hindi mo sasabihin? Ngunit ang tanong, paano mo nga sasabihin? Ano, maraming mga churches ngayon, mayroong iba't ibang pamamaraan ng pagpapakilala, pagpapahagi ng Ebanghelyo. Naniniwala ko ba kayo dyan? Naandyan na po ang pinapagiging emotional ng tao. Umiiyak, tumutulo ang luha. One time po nanood ako ng TV. Pagbukas ko tamang-tama. Yung pastor, umiiyak. Wala naman po nakita ang luha. Pero ang expression ng mukha niya, umiiyak. Napukos po ang camera doon sa babae, nakataas ang kamay, umiiyak. Masyado ng emotional, ngunit may napansin na po ang isang bagay sa kanyang, sa left side ng kanyang nose. Alam niyo po ang tao pag masyado ng emotional, hindi mo na alam kung ano ang nangyayari sa'yo. May tunog po. Makikita natin, iba't iba ang pamamaraan, ano po? Naandyan yung merong mga palabas, mga nakakaaliw na bagay. Ako po dati, miyembro ng Lord's Flock Charismatic Ministry bago po ako nakapagpasa ng formation. Ang aming pong church ay sa Paramount Theater, sa tapat ng SM North. Maaaring alam niyo yan, no? Dito po, sa Paramount Theater, sa aming church na ito,
palaging may palabas at maraming tao ang pumunta. No, hindi ko lang alam kung ito'y mga miyembro o kinataklal ng mga miyembro o gusto lang manood ng palabas. So makikita natin iba't ibang pamamaraan ng pagbabahagi, pagpapakilala ng Ebanghelyo. No? So ang iba naman ay para bang isang gawain lang na ang layunin ay makapipon lang ng maraming tao. Now, dito po sa sulat nito ng Apostol Pablo, sa ating binasa, mahalagang examinin natin at pag-aralan kung ano ang nilalarawan ng sulat na ito ni Apostol Pablo. Sinasabi ko natin, sinabi ko po kanina na meron pong hindi pagpapaunawaan sa iglesia nito at meron three, no, pagbabantak sa mga Kristiyano sa iglesia nito. Ngunit gayon pa man, in-encourage si Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa iglesia nito na papuloy na ibahagi ang Ebanghelyo. Papuloy na ibahagi ang Ebanghelyo. So tayo bilang mga Kristiyano, ipinagkatiwala na ibahagi, ipahayag ang mabuting balita sapagkat ito po ay tagubilin ng Panginoong Jesus. Ito ay tinagubilin niya sa kanyang mga alagad. Ayon po sa Marcos 16:15, sabi po ng Panginoon, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at iyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha." Pinagbilin sa kanyang mga alagad. Ngunit, wala na po ang mga alagad. Patay na lahat. Nagpapatuloy ang Ebanghelyo hanggang ngayon sapagkat pinagkatiwala ko ito sa mga tapat na lingkod ng Diyos sa mga Kristiyano. Nagpapatuloy po. Now, kung tayo po ay Kristiyano, dapat meron tayong kaunawaan sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sapagkat, hindi po natin ito maibabahagi kung wala tayong sapat na kaunawaan tungkol sa bagay na ito. Kailangan natin ito sapat na kaunawaan sa katotohanan ng Ebanghelyo. So bilang Kristiyano, dapat po meron tayong pagkaunawa sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kung wala, sinasabi natin tayo'y Kristiyano, ngunit wala tayong desire na ibahagi. Umaaring tayo'y pinanghihinaan ng loob dahil sa mga negative results na babalitaan natin na may persecution sa mga Kristiyano, may pinapatay, may pinaparusahan, kinukulong. Maaring yan ang hadlang, yan ang umibigil sa atin para huwag tayong magbahagi ng Ebanghelyo. No? But the point is that, brothers and friends, those who respond to Christ's call are likely to have more problems. Yan po ang katotohanan. Alam niyo po, maaaring dito po sa loob, sa iglesia nito, ngayon sa mga oras na ito, maaaring sa loob ng pamilya, may isang anak na nakakilala sa Panginoon na born again. Mapapansin niyo po na nag-iiba ang pananaw ng kanyang mga kamag-anakan. Maaaring kung kayo'y nag-uusina nang kayo ay hindi pa Kristiyano, hindi pa kayo born again, ay maganda ang relasyon niyo sa bawat isa. Nakikisama ka, nakikisama din siya, sila sa iyong mga lakad. Ngunit kung ikaw ay makakilala, nag-iba ang paningin ng iyong mga kaibigan, nag-iba ang paningin ng iyong mga kaopisina dahil sa pananampalataya. So hindi po natin sinasabi na ang persecution ay yun lang pinapatay, pinapahirapan, pinutulong. Pag ikaw ay tinanggi ng iyong kapwa, that is persecution. So nangyayari po yan sa buhay natin. But remember this, brothers and sisters.
maliwanag po sinasabi. For everyone who wants to live the godly life in Christ Jesus will be blessed. Yan po ang katotohanan. Kristiyano tayo, dapat nakahanda tayo sa bagay. Hindi po sinasabi lahat ng Kristiyano ay ang Kristiyano ay walang problema. Sabi nga ng iba, masaya ang tunay daw, Kristiyano. Huwag po tayo maniwala dyan. Masaya, isa na paghihirap, may persecution, problema, yan po ang buhay ng Kristiyano. But remember this, brothers and friends. Tungkulin po yan, responsibilidad ng isang Kristiyano na ibahagi ang Ebanghelyo. So it is every Christian's duty and responsibility to share the gospel because it is for the glory of God. So yan po ang mensahe sa atin. So dito po, sa passage na ito, Paul uses simple illustration to describe the characteristics of the gospel. Simpleng paglalarawan ng katangian ng Ebanghelyo upang ikayatin tayo, bigyan tayo ng lakas ng encouragement, lakas ng loob na ipangaral at ibahagi ito sa iba. Now, unang paglalarawan ng katangian ng Ebanghelyo ay sinasabi doon po sa talatang dalawa. Gospel proclaims the truth, nagpapahayag ng katotohanan. Maaaring narinig natin ang salitang Ebanghelyo or Gospel. Ngunit naunawaan ba natin ang ipinapahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo? Sumahalaga po na maunawaan natin. Ano ang katotohanan ipinapahayag ng Ebanghelyo? Ayon po kay Apostol Pablo, dito po sa kanyang likhang nito. Sa book Romans, chapter 1, verse 18, sinasabi po doon, nahayag ang puot ng Diyos sa tao. Bakit po? Nagkasala po ang tao. At ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos ay masama. Makasalanan. Deprived. Ano po? Kaaway ng Diyos. Napuot ang Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa, walang nakapangunawa, walang pumangarap sa Diyos. Hiwalay ang tao sa Diyos. Yan po ang sinasabi ng Romans chapter 10, verse 12. 10 to 12. So nahabag ang tao, ang Panginoon sa tao. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Na ang sino mang sumampalataya ay muling mapanumbalik ang kaugnayan sa Diyos. Yan po ang katotohanan ipinapahayag ng Ebanghelyo. At alam niyo po ang matunay na Kristiyano. Ang sinasabi ni Pablo ng katotohanan, hindi po natatago ng anumang mga secret sa kanyang sarili. Hinahayag niya po ito. At sa kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo, ang ipinapahayag niya ay ang katotohanan ito. Hindi niya po binabago, hindi dinadagdagan ang Ebanghelyo, hindi pinagaganda ang Ebanghelyo. No? Hindi dinadagdagan ng mga ideas, no? Hindi dinadagdagan ng opinion, tradisyon, filosofiya, no? Hindi pinapaganda ang salita ng Diyos para lamang sa kasiyahan o kaluguran ng tao. Sinasabi po ni Apostol Pablo, ang mahusay na lingkod ay nanatiling tapat sa banal na layunin ng Diyos. So hindi po binabago. Hindi po dinadagdagan ang salita ng Diyos. Just to hold a point. Si Apostol Pablo, pag nagpapahayag ng Ebanghelyo, ipinapahayag niya at pawang katotohanan lamang. Paul declared the whole truth and nothing but the truth. Alam niyo po, maraming mga narangin. Namamayag pa, marami. Ngunit,
pasensya na po, sasabi ko, na itong aking nakikita ay walang tutulong pagkakilala sa Ebanghelyo. Wala silang tunay na relasyon sa kay Kristo. Ang resulta ay dinidistort nila, binabago, binadagdagan, pinagaganda ang Ebanghelyo. Patuloy na gumagawa ng kakusuhan para lamang sa pansariling kapakanan. So, ganyan po ang ibang mga grupo gumagawa ng kakusuhan para sa sariling kapakanan. Nandiyan na po yung tinatawag na prosperity gospel. Palagi niyo po narinig yan, prosperity gospel. Sa kanila, walang paghihirap, pagpapalain mo palagi, walang karamdaman, hindi ka magkakasakit. Totoo ba yan? Sa Roman Catholicism, Roman Catholic, siguro naman, kung hindi tayo galing sa Roman Catholicism, ngunit marami sa atin ay galing doon. Ako isa ko, galing ko sa Katoliko at matagal akong binulad ng iglesia nito. Ngunit salamat sa Panginoon. Nakita kong liwanag. Nakita kong katotohanan. Dito po sa iglesia nito, talaga pong ipinapakita ang pagbabago o distortion ng salita ng Diyos. Dito po sa iglesia nito, ang kaligtasan, naniniwala sila na hindi sapat ang ginawa ng Panginoong Yesus doon sa cross. Kaya anong ginagawa nito? Gumagawa pa ito ng ibang bagay. Nagpapalo sa likod hanggang sa dulugod, ang iba nagpapapalo sa cross sa paniniwala, mapapatawad sa kasalanan at magtatamo ng kaligtasan ng buhay na wala. Marami siguro naman, mabibigis niya, no? Nakikita niya. Naniniwala ang mga tao nito na meron naman ang kagandahang loob ang tao. No? Deep inside, no? May mabuti naman kalooban ng tao na pwede naman tumugon sa panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang kakayanan. Gumawa ka lang ng kabutihan, tiyak na ang iyong kaligtasan. Nakakatapot po ang katuruan ito. Ito po ang tinatawag natin self-righteousness. Sino po ang mga self-righteous sa Bible? Mga Pariseo. Ito po yung mga hipokrito, mapagpahimbawa. At isa pang church, malaking kongregasyon. No? Ang katuruan, ito ay sinasabing niya, ang kinabukutan lang daw ng Diyos ay ang kasalanan at hindi ang makasalanan. Walang impyerno sa kanila. No? Walang impyerno sa kanila. Walang kapahamakan. Kaya gumawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Nakanong po, mga ganito. So ito po ay pagbabaluktot ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ang mga tao nito ay hindi nababahala sa pukot na darating at pag-agro ng Diyos. Kaya mahingan po tayo. Baka minsan, masigasin po ang mga tao nito, baka pumunta sa ating pamamahay, may mga dala itong babasahin. At baka po tayo ay mag-respect ng mga ingat po tayo. Alam niyo po, ang paniniwala sa ganitong uri ng kapahayagan ay walang katotohanan. Ang lahat po ng ito ay pinaghulaanan at pinasinungalingan ng Biblia. So mahalaga sa ating pong pagpapahayag ng Ebanghelyo, ng katotohanan, ipahayag po natin walang iba kundi ang Panginoon Jesus Kristo. Siya lamang po ang ating ipahayag. Si Kristo lamang ang biyaya ng kaligtasan. Noong pangalawa pong paglalarawan ng Ebanghelyo, na sinasabi po sa talatang 3 hanggang 4a, na sinasabi,
ang Ebanghelyo ay talugbong sa mga napapahamak. Veiled against unbelievers. Veiled to those who are perishing. Alam niyo po, kadalasan, yung talugbong o velo ay ginagamit po yan sa kasalan. Kung hindi man tayo lahat naka-witness ng kasalan, maaaring marami sa atin ay naka-witness na ito. Ginagamit ang belo, po, tinatarap ba sa ikinakasal? Alam niyo po ba na may pamahiin dito? Narinig ko po yung pamahiin niya. Kapag ang belo hindi maganda ang pagkalagay, at ito'y nahulog, may bad na, may masamang pangitain. Parang narinig mo na po yan. Wait, 64 years old na po ako. Wala pa naman po ako nakita. Nagkaroon ng katotohanan at katuparan yung pamahiin nila. Ewan ko po sa inyo kung nakita nyo na. Wala pa naman po ako nabalitaan o nakita. Sapagkat ito po ay isang superstitious belief. Walang katotohanan. Ang katotohanan, ang Ebanghelyo, ay nakatalukong lamang sa mga taong nasa daan ng paparapan. Sino ang mga taong ito? Ito yung mga taong lumayo sa Panginoon. Ang mga taong ito, hindi nila nauunawaan ang kanilang pangangailangan na kailangan nila ang kaligtasan, kailangan nila ang Panginoon Jesus. Kaya sila ay naglalakbay sa kapangalanan. Nawa nang sabi ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Sa talatang 3, sabi ni Apostol Pablo, at kahit ang aming Ebanghelyo ay nakatalukbong pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. At sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. So dito po sa talatang ito, ipinapakita ni Apostol Pablo na ang makasalanan ay walang kakayanang masumpungan at makilala ang makita ay minang liwanag ng Ebanghelyo dahil binulang po ng Diablo at nakabaon sa sumpa ng kasalanan. May isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. At maaalis lamang ang talukbong na ito kapag ang tao po ay nakipag-isa kay Kristo. So as a Christian, ito pong talatang ito ay nagbibigay sa atin ng great encouragement. Motibasyon, inspirasyon na ibahagi ang Ebanghelyo. For God is sovereign in salvation. Ang soberanong Diyos lamang po ang may kapangyarihang magligtas. Siya lamang ang magtatanggal ng talukbong at maghahayag ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng Diyos. So maaaring sa mga pagkakataon, no? May isang dakilang bagay na nangyari sa buhay natin. Nakarinig tayo ng Ebanghelyo at tinanggal ni Kristo ang talukbong upang ihayag sa atin ang dakila kayo ang kapiyan. So tayo po ay encouraged. Ito po ay great encouragement sa atin. And Jesus encourages us to share the gospel. But remember his brothers and friends. Jesus Christ alone, He alone, reveals the glory of the gospel. So, pangatlo pong illustration ng katangian ng Ebanghelyo ay sinasabing ang Ebanghelyo ay liwanag, o nagliliwanag sa puso ng tao, nagbibigay liwanag sa isip at puso ng tao. So, dito po, ginamit ni Apostol Pablo ang illustration ito, no? Na ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ang siyang nagbabago ng puso ng makasalanan upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa pamamagitan ni Kristo.
hanggang buwan. Ang puso ko, ang puso natin ay makasalanan. Nire-represent po ng aking puso ang aking pagkatao. The whole being of a person ang nire-represent ng puso. So bilang makasalanan, tayo po ay masama. Totally depraved. Totally lost. Ang lahat po ng ating mga desires, ang lahat po ng ating mga motives, ang lahat po ng ating mga gawa ay may bahid ng kasalanan. Motives, desires are tainted experiments. May bahid po ng kasalanan. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong nakakaunawan ito? Jeremiah 7:9. The heart is deceitful above all things and beyond cure, hope, and understanding. Ang ating pong mga mabuting gawa, ang ating katuwiran, yan po ay panlabas lamang mga iyo. Superficial po yan. Maraming tao ang gumagawa ng mabuti. Pero mayroon po yung bahid na kasalanan. Alam niyo po, isa sa pinakamalaking pandaraya or a great deception of human heart is salvation through good works. Yan po ang malaking pandarayan ng puso, kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya kadalasan po sa ating pagbabahagi ng Ebanghelyo at nagtanong tayo sa ating binabahagi na, ligtas ka na ba, kaibigan? Kumusta ang iyong buhay espiritual? Tiyak na ba ang iyong kaligtasan? Alam niyo po itong katanungan ito ay totoo po nangyari ito sa buhay ko. Tinanong ko po ang aking kapatid. Sinasabi niya siya ay Christian. Nung tinanong ko siya, Brad, ligtas ka na ba? Oo naman. Marami na akong tinulungan, marami pa akong tinulungan, gumagawa ko ng mabuti, nagpapatuloy ako sa kabutihan. Kaya, ligtas na ako. So makikita natin mga kaibigan, mga kapatid, na lubhang napakasama ng puso ng tao. Alam niyo po, yung sagot niya sa akin, may pagmamalaki pa eh. Parang may pride pa siya. So nakikita natin, napakasama ng puso ng tao. Pero, ano ang sabi ng Biblia? Sa sulat ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto, doon po sa ating text, ano? Verse 6, talatang 6, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang Diyos ang nagsasabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng Jesus. So mga kaibigan, mga kapatid, ang liwanag po na tumatanglaw sa ating makasalanang puso ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ang napakasama at walang pagaling ng puso ng tao ay binago ng Panginoon Jesus. Ito po ay napalitan ng pusong handang magpasako at magmahal sa Panginoon. So pang-apat at pang-uno ng paglalarawan ng katangian ng Ebanghelyo. Ito po, ang Ebanghelyo po ay kayamanan sa sisiglang na sisiglang. The gospel contained in jars of clay, treasure in jars of clay. So dito po, sa talatang ito, sinasabi po ito. Now dito, pagkatapos, nasabihin ni Apostol Pablo, doon po sa talatang 6, na ang ilaw ay magbibigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos, inilagay ang kayamanan ng Ebanghelyo sa
kasisiran ng kasisiran. Ano yung sabihin? Upang ipakita ang nag-uumataw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa tao. Alam niyo po ang banga, itong jars of clay, ginagamit ito ng mga Hudyo na nalagyan ng butik. Nalagyan ng butik, ng mga grains, at nilalagyan ito na ginto at pila. Ngunit, nasisira. Perishable. But believers carry the treasure of the gospel in the perishable containers of their mortal bodies. Meaning, wala pangyarihan. Nagbabago ito. Ngunit pakatanda ko na ang kayamanang espiritual ay ang Ebanghelyo ni Kristo na hindi po nagpapala. So Paul uses this illustration to show the incredible message of the gospel. Ang nakamamanghang mensahe ng Ebanghelyo, ang magandang balita ng Diyos ng kapatawaran at buhay na walang hanggan ay pinagkatiwala niya sa mga tao. And God has entrusted His most prized treasure to us. And Christians are the vessels of good news. Ang mabuting balita ng pag-asa, ang mabuting balita ng kapatawaran, at ang pangako na walang hanggan. The promise of eternity in the presence of God. Now, two applications we can draw from this illustration. First, we need to be humble. Bakit po kailangan natin magpakababa sa harapan ng Diyos? Sapagkat wala po tayo. Makasalanan tayo. Hindi tayo karapat-dapat ng kapatawaran. Hindi rin tayo karapat-dapat ng buhay na walang hanggan. Saan po tayo ngayon nararapat? Sa walang hanggang kaparusahan. Sa Ibigyan. Ngunit, dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay niligtas niya. At ginawa niya tayo maging kasangkapan ng Ebanghelyo upang ibahagi sa Ebanghelyo. Tayo po ay mensahero ng magandang balita. And second application, we need to be confident. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Huwag sa ating sarili. Sapagkat ang kapangyarihan po ay sa Diyos lamang. Hindi sa akin. Nagmumula sa Diyos ang kapangyarihan. Wala po sa akin. Kaya dito po sa talatang 8 hanggang 9, pinapakita ni Apostol Pablo dito kung ano ang pinagdaanan ng mga tapat na lingkod ng Diyos sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Makikita natin dito sa verse 8 to 9 na walang kapangyarihan ng tao. Sa Diyos lamang ang lahat ng kapangyarihan. Makikita natin dito ang mga tapat na lingkod ng Diyos pinagmamalutan. Nililito. Pinag-uusi. Nililito. Ngunit ganun pa man. Ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay hindi po nag-discourage. Sa halip, sila po ay nagpapatuloy. Hindi pinanghihinaan ng Lord. Sapagkat, bakit po we are encouraged and persevered to preach and share the gospel because Christ sustains us in every trials. Kasama natin ang Panginoon sa anumang mga pagsubok sa ating buhay.
maging sa ating pagpapahayag o pagbabahagi ng Ebanghelyo, kasama natin ang Panginoon. Siya ang pinapahayag na ang katotohanan ng Ebanghelyo ay si Jesus. Now, anong sabi ng Apostol Pablo doon sa kalawang Korinto, kabanatang tatlo, kabanatang apat, sabi ni Apostol Pablo, gayon ang pagtitiwala ng taglay namin sa pamamagitan ng Kristo tungo sa Diyos, hindi sa kami anay kakayanan mula sa aming sarili upang ang kinin ang anuman na nagmumula sa amin, kundi ang aming kakayahan na mula sa amin. Kaya ang katotohanan, wala tayong kapangyarihan, wala tayong kapangyarihan. Ito ay nagmumula sa Diyos. So ang kayanan natin, ang kapangyarihan natin sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nagmumula. Ang sabi ng Apostol Pablo, hindi niya ikinakahiyang pangaral ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng masama. And in Romans chapter 15, verse 20, Apostle Paul says, it has always been my ambition to preach the gospel. Alam niyo po si Apostol Pablo, saan man siya magpunta? Saan man siya magpunta? His compassion is for the lost. Nahahabag si Apostol Pablo sa mga mababahagi. So Christians, is Jesus our way to encourage and share with the gospel? Christians of Jesus. Meron ba tayong desire na ibahagi? Huwag po tayong pangalanan sa pagbabahagi ng sa bagay mo. Tandaan po natin. Ang ating taglay na kakayahan ay nagmumula sa takilang biyaya ng Panginoon. Kaya sa mga wala pa kay Kristo, sa mga puros na ito, hinahamon ko kayo. Maaaring pinatausap ko ngayon kayo sa hapon. Kung wala pa kayo kay Kristo, hindi pa nagliliwanag ang Ebanghelyo dahil nakatalog mong kayo. Ang sabi mo ng ikalawang Korinto, kabanatang tatlo, talatang 16, kapag ang isang tao ay gumaling sa Panginoon, ang talukbong ay pinahalis. So ang Diyos lamang po ang may kakayahan na maghayag ng kanyang kalooban. At ang paraan lang ay walang iba kundi si Jesus Cristo. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, lumapit ka sa kanya. Siya lamang ang paraan, siya lamang ang kapatawaran sa ating kasalanan, siya lamang ang ating kaligtasan, at siya ang buhay na walang hanggan sa presensya. Salamat po Diyos sapagkat pinunawa mo sa amin ang katotohanan ng itong Panginoon. Salamat po Diyos at inabot ka mo. Kami ay masama, kami ay makasalanan. Ngunit dahil po sa inyong ginawa sa Diyos, kami ay nagtatagumpay. Panginoon, huwag ito pagkakalokayan. Tulungan mo kami maging matatay. At tulungan mo kami ibahagi ng Panginoon sa pagkakas. Ito po ay para sa iyo. Maraming salamat po Diyos sa mga oras na ito na kami po ay masama. Sa inyo po namin pang nagkakatiwala, ito po ang aming samo, ito po ang aming talaga. Sa pangalan ni Jesus.